Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan dito sa VTD Media Ministry. Maari po bang pakilike at pakishare sa lahat ang napapanahong videong ito? Ayon sa asianet.com, ipinapakita sa video na ang tubig ng Imam Square ay nagiging pula na gaya ng dugo na may insignia ng Israel sa gitna. Isang nakakagulat na video ang nakuhanan sa pagbabago ng tubig sa Imam Square sa Isfahan, Iran, na sinasamahan ng paglagay isang asul na bituin na insignia ng Israel na mabilis na nag-viral sa mga social media platform noong April 15. Maari ba na mga palatandaang ito na nangyayari ngayon ay mula sa Diyos? At isang sinyalis na ang propetikong salungatan sa pagitan ng mga bansa ay nagaganap na ngayon? Na ito ay pumapasok sa intensidad ng propetikong yugto na hahantong sa katuparan ng isang tiyak na hula ng Biblia para sa mga huling araw. Sa mga aklat ng Apokalipsis tulad ng pitong salot, mababasa sa isang post sa social media, ano ba ang nangyayari sa Iran? Ang lawa sa Isfahan, Iran ay napalitan ng pula na gaya ng dugo at ang Israel Blue Star ay nakaposisyon sa gitna. Walang ibinigay na paliwanag kung bakit ang water stain ay napalitan ng blood red. Sinasabi ng Israel365news.com na ang ilog sa Iran ay nagkulay dugo at ito ay nagkataon sa panahon ng Passover na habang ang Iran ay naghihirap mula sa isang pinalawig na tagtuyot na ang kanilang mga panalangin na sana ay umulan na sinagot ito sa makabibliyang paraan. Isang video ang lumabas sa social media na nagpapakita ng malakas na ulan at ang dumadaloy na tubig ay maliwanag na kulay pula. Ang Meteorological Organization ng Iran ay hindi alam ang propetikong mga hilig nito. Gayunpaman, ito ay naglabas ng pulang babala para sa pagbanta sa limang lalawigan sa kanluran na tumagal ng buwan. At ang bagong daluyong na malakas na ulan ay dumating bago ang Hormuz, ang bagong taon ng Persya. Sa Apokalipsis Kabanata 15 ay nagpapakita ng isang bagong tagpo na ang pitong anghel ay lumitaw na ang bawat isa sa kanila ay may dalang mangkok ng pitong salot na ibinuo sa mapanghimagsik na sangkatauhan. Apokalipsis 15, talatang 1. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. Ang pitong huling salot ay kinikilala bilang panghuli dahil sa mga ito ang puot ng Diyos ay nakompleto sa Apokalipsis 14:9 hanggang 10 na ang mga salot ay ang pagpapakita sa katapusan ng puot ng Diyos sa mga taong sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan na tumanggap sa tatak ng halimaw sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay ay iinom ng saro ng alak ng kagalitan ng Diyos. Apokalipsis 14, talatang 10. Sa ngayon, ang puot ng Diyos ay mayroong halo ng kanyang kaawaan na dinisenyo upang dalhin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ngunit darating ang oras na ang lahat ng tumanggi sa biyaya ng Diyos ay mararanasan ang kapuspusan ng banal na galit ng Diyos. Sa Biblia, ang banal na galit ng Diyos ay tinutukoy bilang ang reaksyon ng Diyos sa mga tao kung ano ang ginagawang pagpipili ng mga ito na pinili ng mga tao ang tumalikod sa Diyos samantalang ibinibigay sa kanila ng Diyos ang kalayaan na pumili. Roma 1:26-28. Gayunpaman, hindi sumusuko ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng biyaya na ito'y gumagawa upang maibalik sila sa Kanya. Ang Biblia ay puno ng mga ganitong kaso. Ngunit ang pitong huling salot ay inilalarawan bilang isang pagpapahayag ng puot ng Diyos sa hindi mauunawaang kapunuan nito na upang dalhin ang sinuman sa pagsisisi. Ngunit ang pagkakataon para sa pagsisisi ay lumipas na
at sila ay iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos na ibinuhos na walang halo. Anong ibig sabihin nitong ibinuhos na walang halo at iinom mula sa saro ng Panginoon? Sa lumang tipan, madalas ng alak ay simbolo ng puot ng Diyos. Ayon sa Isaiah 51, talatang 17 hanggang 23, noong unang panahon ay madalas ang alak ay hinahaluan ng tubig upang mabawasan ang tapang nito. Ang iba naman ay hinahaluan ng iba't ibang mga halamang gamot at pampalasa upang madagdagan ang lakas nito at ito'y nakakalasing. Ang walang halong alak ay kumakatawan sa galit ng Diyos na naisakatuparan na walang halo at ito ay ang pitong salot ng Apokalipsis. Tulad ng mga Israelita noon ay kanilang nasaksihan ang salot na ito ay bumagsak. At gayon din, ang iglesia ng Diyos ay kanila rin masasaksihan ngunit hindi nila ito mararanasan dahil sila ay may tatak ng Diyos. Kagaya noong ginawang dugo ni Moises ang tubig at sinaktan ang lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng lahat ng uri ng mga salot. Kaya mangyayari na ito ay mararanasan ng mga tatanggap ng tatak ng halimaw na gaya ni Moises na hiniling niya sa pinuno ng Ehipto na si Paraon na palayain ang bayan ng Diyos at hayaan na makalabas mula sa Ehipto. Gayon din ang mensahe ng tatlong anghel ng Apokalipsis 18:4. Mangagsilabas kayo sa Babylonia, bayan ko, na may isang taong pinuno nito, ang Antikristo. Karamihan sa mundo ng sangkakristyanohan ngayon ay naniniwala na hindi nila mararanasan ang pitong huling salot dahil sila ay lihim na kukunin ng Diyos. Ngunit hindi iyon ang itinuturo sa Biblia sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talatang 12. Gayon din naman, ang lahat na nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Iniligtas ba ng Diyos si Noah mula sa baha? Hindi, dahil iniligtas ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng baha na kanilang naranasan ang bagyo at baha, ngunit sila ay protektado. Sa mga gawa 14:22, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Iniligtas ba ng Diyos si Hananiah, si Azarya at Misael mula sa pugon ng apoy? Hindi, dahil sila ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng horno ng apoy. Iniligtas ba ng Diyos si Daniel mula sa kuweba ng leon? O iniligtas ng Diyos si Daniel sa pamamagitan ng kuweba ng mga leon? Inalis ba ng Diyos ang paghihirap ni Job? O tinulungan siya sa pamamagitan nito? Kaya pinatutunayan lang ng Biblia na tayo'y pinoprotektahan ng Diyos sa lahat ng ating mga pagsubok at kapighatian. Juan 16:33. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa Apokalipsis 7 talatang 14, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Walang secret rapture at walang sinuman ang makakapasok sa templo hanggang hindi matatapos ang pitong huling salot. Basahin natin ang pahayag na ito mula sa Apokalipsis 15, talatang 8. At napuno ng usok ang santuwaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. At sinuman ay hindi nakapasok sa santuwaryo hanggang sa matapos ang pitong huling salot ng pitong anghel. Ang mga ito ba ay coincidence lamang o mga tanda na nagmula sa Diyos? Mga pangyayari na makikita sa Biblia, sa mga aklat ng Apokalipsis. Ngunit ano ang mahalagang bagay ang dapat nating unahin? Mga kaibigan, ito ay ang panatilihin natin ang laging manalangin at ang pagsuko ng ating mga buhay kay Kristo. Nilinis tayo ng dugo ni Jesus
mula sa lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging mas maputi na gaya ng niyebe. May kapangyarihan sa dugo ni Kristo, kaibigan. Maniwala tayo na tayo ay nililinis at maaari tayong magsimula sa isang bagong buhay na may kapangyarihan ng dahil sa kanyang dakilang dugo. Hanggang sa muli, kaibigan, ito si Elder Vincent Pomoceno na nagsasabi, iniligtas ka ng Diyos, kaibigan, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Patuloy lang nating ibahagi ang pabalita ng Diyos dito lang sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.